Sinabi mismo ni Senator Manny Pacquiao na isa sa mga plano niya sa 2022 elections ay ang pagtakbo bilang Pangulo. May buwelta rin siya sa mga taong minamaliit ang kanyang kakayahan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Ako man ay... Tatlo lang ang pinagpipilian ni Senator Manny Pacquiao para sa 2022 elections. Sa programang Ted Filon at DJ Chacha sa Radyo 5, inamin niyang kasama riyan ang pagkapangulo. Either a senador, my second term ko, or tumakbo sa taas na posisyon, sa pinakamataas, or hindi ako tatakbo. Ganun lang yan. Kung si Pangulong Duterte nag-focus sa droga, si Pacman naman, corruption daw ang ina-knockout. Focus ng administrasyon, alam naman natin yung sa illegal drugs, malaki rin yung illegal drugs eh. At hanggang ngayon nga may drugs pa rin, declaring war against corruption. Not only war against illegal drugs. Kakasaba siya sakaling kumandidato si Davao City Mayor Sara Duterte. Naniniwala ho ba kayo na unbeatable si Mayor Sara Duterte sa pagkapangulo sa paparating na halalan? Alam mo, mahirap mag-comment o magsabi ngayon dahil ang taong bayan naman ang magdidesisyon. Hinahanap ng taong bayan yung sincero talaga at tunay na nagmamahal sa kanila at tunay na may totoong malasakit sa ating bansa. Pero the welfare of the boxers... Maugog na may planong patalsikin si Pacman bilang presidente ng partidong PDP Laban. Idagdag pa ang patutsada sa kanya noon ni Pangulong Duterte na mag-aral daw muna siya bago magkomento sa issue ng West Philippine Sea. May pag-asa pa bang maayos ang hidwaan? May pag-asa naman dahil pareho naman kami magkapartido at iisa lang ang layunin namin. Makatulong sa sabay ng Pilipino, makatulong sa ating bansa. Nakapag-usap na po ba kayo ni President? Hindi pa kami nag-usap dahil sumulat ako sa kanya na kung pwede mag-audience sa kanya para pag-usapan kung ano yung mga dapat pag-usapan. Wala pang feedback about sa schedule naming dalawa na mag-uusap. Buwelta naman ni Pacquiao sa mga nang mamaliit sa kanya at nagsasabing mag-aral muna siya bago mangarap na maging Pangulo. Huwag muna nilang husgahan ang pagkatao ko dahil anong nakikita nila sa akin. Maybe before, naib ako but not anymore. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5.